nag-ano, nag-anong titiris. Huwag nilang gagawin. Actually, alam mo, sa totoo lang, ha, talagang bawal. Diba, I'm speaking as, ano, as a dermatologist. Mm-hmm. However, talagang hindi. Pero naiintindihan ko rin na minsan pag bababa, yung EQ po natin, yung emotional quotient na tinatawag. You need to pop it. Pag tumiira sa salamin, diba? Pero sa totoo lang, nakita ko, speaking personally, talaga nagkakaroon ng butas. Talagang pagka hindi mo siya ginawa ng maayos. Minsan mas malala. Sarah, yes. Meron bang pang-close ng mga pores natin? Like yung mga acid, BHA, PHA, AHA, yung mga ganyan. Is it true? Okay. So yung mga na-mention mo, Rina, these are exfoliating agents na kakapagpapil. Okay, so definitely nakakatulong po siya. However, okay, yung mga pinapahid po na yan, kung yan, if it comes in like a toner, for toner, how do I say that, a form, pwede. Mm-hmm. Pero kung actual peeling agent, I discourage everyone to ano, not to do it, kasi po pwede po siyang makakos ng burning, and pwede siyang makahep, umabaw, but at the same time pwede rin siyang magkos ng ano, necrosis sa area, pwede rin po magkaroon ng mas malalim. Okay. Mm-hmm. Na scarring from there. So kaya yan po, ibigay na po natin sa mga ano, talagang mga professionals, sa mga experts. Okay, so can we move to the fourth item? Yes. So, the more expensive the skincare product, the better the result. So ano tingin dito? Is it a false? It's a false. No. Definitely, it's a myth. It's marketing. It's marketing. It's marketing. Mas maganda po ang lalagyan, mas maganda po ang mga box. Biktima ako yan. Mas ano po yun. Minsan ang binabayaran po natin, syempre, hindi ko naman po nilalakad, pero we have to understand na... Oh, yun, the artisan na brand, syempre, no? Mas ano, mas sikat, mas mahal po ang ano, ang kasi syempre baka hindi natin naintindihan, merong mga produkto na sometimes kailangan magbayad na like 40 million para sa isang endorser. May mga ganong iba-ibang level, no. So now, so kasama po 'yan, saan po kukuhain ng kumpanya? We have to understand that, no. So syempre, and then also, miski nga 'yung mga pabango daw, ay kinamamahal 'yung bote. Okay, 'di ba? Minsan may mga nakasakit pa, kakaibang crystal. So kasama 'yung sa binayaran. Now, 'yun. So basically, ang kailangan po nating maintindihan diyan unang-una, if ito po ba ay maganda po ba yung ingredients na naka-declare, and then ito po ay may FDA approval. Yun po yung napaka-importante doon, kasi syempre ang dami naman pong, like for example, whitening agent, napakarami naman talaga, but we have to understand na, say for example, yung isang sikat na hydroquinone, if it goes beyond like 4%, it depends sa ang country, sa atin 2 to 4%, sa ibang country minsan inaalawang 5%, pero beyond that, may mga studies na nagsasabi pwede mag-cause ng skin cancer later on. Okay, so may okay. Ganun, no? Pero, syempre tayo, mga users, habang nakikita natin, wow, gumaganda, hindi na natin ngayon nagiging issue yon, yung parang safety ng ating katawan, kung iyan ba ay, like katulad yung mga mercury content ng mga whitening agents, yung mga nakikita natin na nabibili, no? Minsan kahit sa mga sari-sari store, may nabibiling ganun, yung mga nakalagay minsan sa mga, yung oval, 60 peso. May mga ganun. Minsan meron pa nga mga 30 plus, eh. Napakabilis magpaputi. In fact, makikita natin, later pa na nakikita ko kung daming puputi ng skin. However, minsan may mga mercury content po ang mga ito. And itong mga ito po ay nadedeposit sa iba-ibang organs ng katawan natin, kasama po ang kidneys. And syempre, we do not want having renal failure later on. So, yun po. Yun ang kagandahan kapag katama yung mga ingredients na nakikita natin, at ito po ay regulated, at may papel po na ito ay pinaprubahan po ng FDA. No? So, yun po. So, basically, to wrap it up yung item na yun, hindi po talaga, how do say that kung hindi mahal, hindi porke mahal, na porke mahal ay maganda na po. So yun po, okay, basically, no. Ayan, okay, next. So facial exercises tighten the face. So ito, is it a fact or a myth? Ano ba, nahirapan ako, parang fact. Ano, no? Yes. Okay, so basically, is it a factor? I mean, so basically, ano ba yung tinanong natin kanina? Tawag nito. Anong sinabi natin kanina? Sorry, pwede makibaba. Ayun. Facial exercises. Okay. So basically, ano bang ginagawa? Ba't pa tayo nagpapamasahe, mga darling? Diba para yung mga matang... Yes, doctor. Oo, mag-drain. Naalala kita dyan. Sabi mo, nagsasag pag minamasage. Talaga? Naalala ko siya, sinabi niya yan one time. Alam mo, nag-jot down ako pag hindi pa naman yung mga ganyan. Yung roller.
Yung roller na ginagamit. Kasi di ba pang massage din yun? Okay ba yun? Basta, yun, okay naman yun for the, if you'll be doing that with minimal pressure. Kasi ang ginagawa naman niya, ina-enhance yung circulation. Ayun. Pagka properly, how do you say, circulated ng blood yung ating mga, yung mga, I mean, iba-ibang parts. Yes, yes. So basically, mas nourished siya, mas oxygen, mas nakakapag-flow. Anti-aging naman yun. So ang moral of the story would be, anything in excess is not really good for our ano, for our body, not only sa skin natin, no. And sorry kanina, may idadagdag ako dun sa ano ha, sorry, kailangan ko lang i-mention to kasi syempre para meron naman justice dun sa mga ibang companies na magaganda din yung produkto, no. Syempre we have to understand also na meron naman talagang mga ingredients na talagang mahal to begin with. Kahit gusto ko nga rin ako, like kunyari sa kliniko gusto kong i-offer, but sometimes I would check na kung kunyari ang kunyari doctor's price pa lang would be like almost 10,000 isang jar. So it would be hard naman para i-push to sell, to sell. So may mga ganun din naman, no. So okay, so nakakatuwa, no, ang ganda nito mga pinag-uusapan natin. Pero hindi ko magkakaroon tayo ng part 2 dito.